Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay maglilinlig sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami nawa ay maging mapalad na sa kanya makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway.
Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ay paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo niyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila. "At ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang isda at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tinipon nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Habang pinagninilayan ko po ang ating ebanghelyo ngayon, nakatuon po ako doon sa ministry ng ating Panginoon na kung siya ang ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon ay maraming mga tao ang kanyang pinagaling. No? Nabanggit sa ating ebanghelyo yung mga pilay, yung mga bulag, at mga iba pang mga kapansanan na ito ay pinagaling ng ating Panginoon. Then, right after na nabasa ko ito at pinagnilayan,
naitanong ko ang sarili ko, no? At simpleng tanong lang naman, at sabi ko sa sarili ko, ano nga ba ang kahulugan ng kalusugan, no? What is the definition of health? And then I try to research, no, sa internet. Sabi nga doon, accordingly, to define health is the state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Sa Tagalog po, no, ang kalusugan ay isang estado ng kompletong kagalingan ng pisikal, mental at panlipunang kagalingan at hindi lamang ang kawalan ng sakit o kapansanan. Masasabi natin ang isang tao na malusog siya, na ginawaran siya ng magandang kalusugan kung wala siyang sakit, di ba? Kung hindi siya diabetes, kung hindi siya high blood, ano pa, no? Kung wala siyang mga anong sakit, no? Mga siguro sabihin natin mga serious sickness na sa katawan niya, masabi siguro natin na malusog ang isang tao. Pero sabi dito sa nabasa ko na definisyon ng kalusugan, ang kalusugan ay hindi lamang ang kawalan ng sakit o kapansanan. Maaring masasabi nating hindi malusog ang isang tao kung meron siyang pinagdadaanan or most especially may emotional sickness siya, di ba? O di kaya may mental sickness siya, depression, ano pa ba? Mga sari-saring mga problema natin na nakapagdudulot na nabibigatan ang ating mga kalooban dahil sa mga problema at mga pinagdaanan natin sa buhay. Diba, nakapokus lang tayo kapag sinasabi natin ang tao ay malusog kapag yan ay walang sakit o anuman. Pero ang kalusugan ay nakabatay din, no? Yung mga tinatawag natin kung free tayo, kung malusog din tayo, wala tayong sakit sa kalooban natin at wala din tayong sinatawag ng kahit anumang pinag-iisip natin sa ating isip, di ba? Siguro ngayon ang dami ninyong iniisip, nag-overthink kayo, dami ninyong problema, iniisip niyong kinabukasan, lahat, no? Pamilya, may nagtatanim sa isip ninyo, na tinatanim sa isip ninyo, at minsan nakakaapekto ito, nag-overthink tayo, nakakaapekto ito sa ating emosyon. Na sa madaling salita, nawawalan tayo minsan ng gana, nawawalan tayo minsan ng kasiyahan, nagawawalan tayo minsan ng kagalakan. Kaya mga kapatid, in conclusion, marahil lahat po tayo dito ay may karamdaman at may sakit. Amen? Diba? Ulitin ko po, no? Lahat tayo dito ay may sakit at may karamdaman. Kaya nga po, andito tayo sa banal na misa, dumulog tayo sa Panginoon dahil gusto nating gumaling sa ating mga karamdaman. Hindi lamang karamdamang physical, kundi sa sinasabi kong karamdamang emotional din, no? Sa mga sari-saring mga problema natin. Ibig sabihin po nito, kung lahat tayo dito ay may karamdaman at lahat tayo dito ay may sakit, kailangan talaga natin ang tulong ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen? Diba? At anong klaseng tulong ito na ipagkaloob sana sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Yan po yung sinabi sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabi ng ating Panginoon, nahahabag ako sa mga taong ito. Diba? No? Siguro kanina, bago ka pumunta ng simbahan, mangiyak-ngiyak ka dahil sa problema mo. Bago ka pumasok sa simbahan, may mga particular na kahilingan ka na sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nagawaran ka niya ng habag at awa upang gumaling ka sa iyong karamdamang hindi lamang physical, kundi emotional. At sa paglabas mo sa misang ito, andun pa rin yung problema, di ba? Andun pa rin yung emotional pain. Hindi pa rin nawala, pero at least sa paglabas mo sa simbahan, kasama mo na ang ating Panginoong Hesukristo na sinamahan kanya sa iyong problema, na sinamahan kanya sa iyong kalungkutan, na sinamahan kanya sa iyong buhay paglalakbay
upang handa ka muling bumangon muli, di ba? Upang handa ka muling umasa sa pamamagitan niyang kanyang habag at kanyang awa, no? Kaya mga kapatid, ipagpatuloy lang po natin ang pagdadasal. Ipagpatuloy lang po natin na dumulog tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. May awa ang Diyos, may habag ang Diyos, gagaling ka, manalig ka, mananampalataya ka, gagaling ka sa iyong kagalingan, maging pisikal, maging emosyonal, sapagkat sasamahan ka ng Diyos ng kanyang habag at kanyang awa. Magsitayo pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo po ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin inisip, tinataas sa'yo habang naghintay kami kay Kristong darating.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawa, nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niyang puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa
kanyang pagdating, liwanag niya'y madiningning, iniligtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Pasasalamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magliningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Announcement, available na po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medalyon at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw
at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagindapat nawang kami ay maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan. Kahilingang lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyong sa iyo sa aming walwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhatin ka namin.